Welcome back to our channel, welcome to Blackbeard Gaming. At tutuloy na natin yung Dark Souls playthrough natin, no? Part 2. So, i-ring na natin yung bell of awakening sa baba, sa depths. Tsaka sa paboritong lugar ng lahat, yung Blight Town. Okay, so, start na tayo. So, basically, bababa lang tayo dito ulit, no? Paano nga ba pumunta to? Medyo, parang nakalimutan ko, ha? Greetings. I am Oswald of Kareem, the Pawn. No peerist to that face. Yet magnanimous are the gods. Cometh out to confess, or to accuse. For indeed all sins my domain. Pwede na tayong Blight Town. Alam mo, tao paano pumunta doon? Blight Town. Hindi tayo makadaan dito. Hindi tayo na homeward po. Unti lang pala ng homeward bone ko. 13 lang. At pala nag-ipon pa ako bago ako sinimulan to. Pero... Why, what a surprise. I didn't expect you to make it. Oh, somebody rang the bell. Wait, was it you? You never give up, do you? I don't know how you do it. Well, don't stop now. Only one more. But it's going to be suicide. Oh, nga, suicide na. Buisit yung light tone, eh. Okay, so... I forgot. Blight Town. Alam ko wala ako muna pumunta sa depths. Pero nakalimutan ko paano pumunta doon. Ito lang problema sa Dark Souls kasi hindi siya linear progression. Kumbaga ikaw mamimili ng daan mo. Pwede mo pa ikot-ikot, pwede mo nahin mo muna itong isa bago itong isa. Kaya minsan talaga may tendency na maligaw kayo. Okay. At tulad ngayon, medyo naliligaw na nga ako. Yung susunod na boss na lalabanan natin. Eh, shit. Uy, muntik na naman ako doon. Ang problema sa kanya, ang lagi nareklamo sa kanya ng community tsaka ng players. Yung ano, yung size ng boss room niya kasi sobrang liit. Tapos, ang dami niya pang kasama. Parang, sasabi nila ano daw yung Capra Demon Lager Room. Parang ganun. Ewan ko. Basta, ganun yung dating. Gets ko naman. Parang, yun nga, pangat yung design ng boss na yun, pero malabanan pa rin natin ito. Tsaka ang nakatawa doon kasi yung mga naiinis doon. Isipin mo, may boss na paulit-ulit ka, ilang beses ka na matay, tapos yamot-yamot ka na parang gusto ko na matapos to, ganyan. Tapos nung natapos mo na, malalaman mo yung boss na yun magiging parang normal moves na lang. Ito parang ganyan lang, mga nakakalaban natin. So, magkikita at magkikita pa rin yun ang kalaban. Kahit batid na batid ka sa kanya. Kaso, nakalimutan ko paano pumunta doon. Mainit dito kasi, ano nga. Sana hindi naman kita sa mukha ko na pawis ako kasi pinatay yung electric fan eh. Ang ingay kasi napipick up ng mic yung ingay ng electric fan. Kaya, stays muna. Ano mo ba? Madaling mo
Aray ko po. Mawani tayo na dragon na to eh. Ligtas na ako, ligtas na tayo. Alam ko ito yun eh. Bakit nakalak? Sabi nga natin. Consequence, pag di na talaga nag-explode sa dark series na medyo makakalintaan ka, kailangan mo bumalik. Tip ko sa inyo kung gusto nyo ng 100% na walkthrough. Kung kumbaga, parang para wala nang babalikan kay Fighting Cowboy sa YouTube. Kasi doon ako natuto sa kanya ng Dark Souls. Kumbaga, sa kanya ako na nagsimula ba ako every first playthrough ko, nanonood ako sa kanya para hindi sayang sa oras. Ganun, kasi gusto ko matapos sa game para yun na lang, kakabisa doon ko na lang. Ito kasi, pangalawang basis ko palang natapos. Kaya may doon yung mga nakakalitin ko. Pero ayos naman kasi charge to experience din, diba? Ito yung masasakit eh. Ouchie. Masakit yun naman. Hindi muna tayo mabot ng Blight Town, no? Baka mapadpad muna tayo sa ano, Gaping Demon. Gaping Demon o Gaping Dragon, eh mo? Kalimutan ko na, eh, shit. Nice ka. Balik na naman tayo. Paano na kaya na paglaglaro na tayo ng Dark Souls 2? Yun yung Dark Souls na wala talaga akong alam. Siguro ilang beses tayo maliligaw doon. Pero, sige na, bakit ako? Ayaw na ginagawa, hindi naman nagmamadali. Kaya, ewan ko, tingin ko mag-enjoy tayo doon. Kaya, kasi, ewan ko totoo. Sabi nilang rumors sa Dark Souls 2, pinakapangit na Dark Souls. Pero, ang dami kasing troll sa community, parang wala na nanira, wala na nag-trip namin. Pero minsan kasi balik to doon, kaya sabi nila, worst, it is the best. Alay natin, diba? Baka Dark Souls 2 ang pinakamaganda. Dark Souls 3, nalaro ko na eh, medyo kabisado ko na talaga yun, kaya wala na ako nagiging problema doon. Sekiro, ano siguro maliligaw pa tayo ng one dito, tsaka mahirapan tayo sa mga boss na doon, ano iba yung mechanics nun eh. Para sa other souls game. Kaya nahirapan ang mga player sa Sekiro kasi akala nila kailangan Dark Souls pa rin naman. Which is hindi dapat kasi iba talaga gameplay ng Sekiro. So ang Sekiro naging mahirap siya kapag Dark Souls yung galaw mo. Gets mo yung parang kasi Bloodborne, Dark Souls, isa lang galaw mo dyan eh, isa lang discarded dyan eh. Pero sa Sekiro kasi parang iba. Imbis na lumalayo sa laban, ano yun, parang dapat nadikit ka lang lagi, tapos deflect ka lang ng deflect. Kumbaga nga pinag-uusapan doon yung post-post para nabigyan na ng deflow. Pero, sorry kung magulo, pero dapat, o nga, Dark Souls na napag-usapan natin. Ito muna na yung laro natin, sorry. Rest muna ako ba, maya pag nalali tayo ng dragon, balik tayo pa rin, basta nung magulo. Dami-dami, dami ho. Yung dragon. Dragon na may tatong sisi. Shit! Okay, takbo na tayo. Pagbuha tayo. Ay! Ay, akala ko naman. Akala ko swerte na hindi ko pala. Dami-dami. Dami ro. Okay, so medyo mag-ingat tayo.
nung nakaraan, naglaro dito, naalala ko ito, na-stunlock ako ng kalaban kasi hinayaan ko silang mag-ano, magkumpul-kumpul, tapos natrap ako. Yun yung kalaban mo sa Dark Souls, kahit kayang-kaya mo yung mga mobs, pag nakumpul-kumpul ka nila, kawawa ka talaga, wala kang magagawa. Bakit muna tayo dito, buksan natin ito. Alam ko, shortcut to eh. Nasa, ano, sa pinag-uling natin kanina. Ayun, diba? Kita ba nila ako? Saan yung sumusunod ba? Hindi naman, meron ibang footsteps. Dog. 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 Alam ko marami ito eh, kaya kami lang i-stun laki. Parang hindi pero... Eh, shit! Ouch! Yun yung sinasabi kong stun lock. Nakumpul nila ako nung... Sampasin ka nila, nasa mamatay ka. Uli na lang pala ko shield natin. Kakantukin natin itong mga pintuan na ito kasi may galabat dito minsan eh. Knock knock. Wala. Palit nga tayo ng weapon para masure natin. Ayun o, meron. Baka lang ang mahaba-habang weapon. Ito meron din ito. Ito ako din pa. Sana hindi maging nervousness ko. Kamuntikan pa nga. Okay, boss na pala ito, no? Ito, sabi nila dito, technique dito. Ito, try ko muna i-block yung aso, no? Para maubos natin yung maliliit. Kasi yun yung problema is, sabi ko nga, stun lock. Pag na-stun lock ka nila, yari ka na. Bukod sa aso, yung mismong boss, yung Capra Demon. May hagdan dito, eh. Sinasabi nila, yung hagdan dito magiging safety. Pero, tatry natin na patay na agad yung mga aso para mabilis. Para wala nang nakagal ng boss. Kasi hindi naman nakagal pa ako sa atin. So, wala naman. Hindi ako lang pala lumatid na siya. Wala akong makita. Napakita. Kasi ang sabi na ba? Pero yun ah. Ayan ang unang pagkamatay natin sa boss, Capra Demon. Hindi ko inasahan yun. Bad trip. Ganto lagi yung mga run back dito, minsan malayo, minsan malapit. Dito medyo parang malayo-layo eh, pero tis-tis lang, nature siya ng laro, ganun talaga siya. Para sa Dark Souls ano yung mapigong talo, pero yung game, dinesign para pikulong yan. At alam mo, bumili ka ng ano, bumili ka ng game na yung papasakit ng ulo mo. Kala ko meron pa. Okay, attempt number 2. Takbo agad tayo na sa ano. Try natin yung strat na sinasabi nila. Itatakbo sa agad. Isang pagpatay na lang kailangan gawin na. At paan na? Huli ata ang napindot na. Yan. Halberd tayo. Wala yun. Sayang.
level din yun. Ayun. Gets yun yung stun lock na punya ulit tayo. Tapos tayo. Point down. Visit ka. Teka lang. Kita nyo yun. Pag may ganyan na kalaban yung parang nagsis, oh, itakihin mo ko. Ganyan. Kadalasan sa ganyan trap yan. Ganyan na to. O, diba? Naghihintay. Na-ambush. Pakita ng shield. Yung hapas ka ng shield ah. Tumbling. Oh, ha? Tama ba itong dinadaanan ko? Hello? You still have your senses about you. And why won't you buy some of my moss? Moss? Down? I need your soul. Maganda mo? Ay, magandang bilang. Purging Stone. Kailangan natin mamaya ito sa isang boss. Hindi sa boss na lalabanan natin. Come again, if you play. Hindi yung boss yung... Excuse me. Skip. Ayun na. Ako kasi sinisip ko na try no ubo ko. Lagi yung ganito. Pero advice ko sana sa mga tao ngayon. Matulog ng maaga. Kumain ng maayos. Mag-vitamins hanggat maaari. Kasi kailangan natin patibayan yung resistensya natin. Nakakatawag talaga lumabas mo. So, ayun. Tsaka pag lumabas kayo, ayan. Pagbugas kayo agad ng kamay, pagbukuyo kaya magbawag kayo lagi ng alcohol. Face mask, magkakalimutan, gano'n. Wala lang, reminder lang pa. Sige, pag na-ring natin yung dalawang bell, try natin simulan yung DLC. Artorias, The Abyss Walker. Maganda story na Artorias, sobra. Pero hindi ko na muna i-spoil yan. Pag nandun na tayo sa mismo DLC. Sama siya sa aming 4 nights of play. Alimutan ko isang night mission, pero yung tatlo, si... Yung nakalimutan ko, assassin yun yung babae. May gold tracer na dagger. Yung isa dun, si Artoria. Si Artoria sa pinakamalupit sa kanila sa story, sa pagkakawin. Kasi siya yung pinakawin-equip. Si Go. Go kung tawagin siya, diba? Kasi, ayun nga. Giant yun na namamana. Kasi ang kalaban nila gawin. Nung bago magsimula yung Age of Fire, yung mga dragon. So... Nakita nila yung flame, no? Nag-erupt yung first flame. Ginawa nila yun. Kasi sa larong tumalakas ang apoy. Ginamit nila yung first flame para magtayo ng kingdom, para labanan yung mga dragon. May isang dragon na nag-try ko, si Sith the Scaleless. Makakalaban din natin siya mga dragon. Sinabi niya kay Gwyn ang weakness ng mga dragons, which is yung ano, lightning. Lightning. So, si Gwyn, parang Lord of Cinder siya ba? Lord of Sunlight. Yung Sunlight, ginawa niya, lightning, parang may nanifest niya yung pag-iriyan ng araw na gawing kidlat. Galit sa atin, nag-kidlat. Para gamitin laban sa mga dragon. Ito, explain ko na lang. Itong miracle natin, Sunlight Blade, nakasulat ayan. Yung pag ginamit natin, nagkakaroon ng kidlat yung weapon natin. So, ayun yun. Pero sa totoo, hindi siya talaga kidlat. Sunlight siya. Ginamitan niya ng sunlight spear yung mga dragon. Nasira yung balat ng mga dragon. Tsaka nila pinatay.
yung isang knight ni Arthur ni Gwyn, apat sila, 'di ba? Si Go, yung assassin, si Artorias, tsaka si Ornstein. Si Ornstein makalaban natin mamaya. Dragon Slayer siya. Slayer. Hirapan tayo doon kay Ornstein kasi may partner yun eh. Kumbaga, gang squad. Para silang Bell Gargoyles. Dalawa kasi doon pa kalaban natin at the same time. Pero kakayanin kahit may hirap. Diba? Kasi just for fun naman. Ang sarap, yung pleasure kasi ng Dark Souls kahit sobrang hirap mo. Pag natapos mo siya, sarap sa feeling eh. Parang parang sabi ko yung tanong, alam mo ba, natalo ko si ganito ganyan ng ano, hindi yung umuli, first try, parang, yeah, sarap sa feeling, nakakatuwa lang. Pero ang para sa akin, ang mahihirap na boost, Dark Souls 3, as for now, pero hindi ko pa kasi nasusubukan yung 2, malay natin yung mga mahihirap na boost. Dami ko nakikita ka na yun, sinasabi ko na mahihirap na boost. Ay ko! Oh shit! Napatay tayo dun! Hindi ko yung nasaan yun. Grabe naman. Ah, ito pangalawa? Pangatlong death? Okay. 3 and counting. Marami-rami ba yan? Bigyan lang tayo ng story ng ano ng Lord Gwyn. Si Gwyn nagtayo siya ng city. Tawagin na yung Anor Londo. Mapupunta natin yung mamaya kasi doon natin lalabanan si Ornstein. Tsaka doon natin makukuha yung Lord Bessel. So mapupunta natin yung mamaya. Ginawa niyo yun gamit yung kapangyarihan ng apoy. Sinasabi nila na si Gwyn daw ay gumawa ng first sin, which is yung brinik niya yung course ng nature. Kasi yun yun, diba, nag-erap yung fire doon galing yung kapangyarihan nila. Yun yung ginamit niya pang buo ng kingdom. Yun yung naging dahil ako ba siya naging Lord of Sunlight, naging galing dito sa nila. Sa lugar nila. Kaya siya mo na-worship. So, nung nagsisimula na kasi, nung nag-dwindle yung unang apoy, parang nahina yung unang apoy. Natakot si Gwyn. Para kanya tanggapin na matatapos niya yung turn niya. Matatapos niya yung Age of Fire niya. Kaya ang ginawa niya, sacrifice niya sarili niya din sa apoy. Nagpakain siya para... Si Gwyn kasi malakas siya eh. Kumbaga, Lord nga siya, Lord is Lord. So, ayun, gamit yung kapangyarihan niya, pinatagal niya yung Age of Fire. Parang yung Age of Fire. So, ganun din yung papi, sige na para walang spoiler. Pero, yun yung concept ng game. Ipapaling sa yung fire para magputuloy yung Age of Fire. Kasi, ayaw nilang, iba-iba kasi pananaw ng larong to. Parang sinasabi nila na dapat may link yung fire, dapat hindi. Kumbaga nasa sa'yo talaga. Huwag mo takihin, parehas tayo ng helmet. Parehas tayo na nasa ilaw nga lang yung sa'yo. Oho, nag-trigger yung game. Sayonara! Dito ba tayo pupunta? Sige, alam ko dito nga ata. Oh shit, big rat. Ang laki ng daga, sana hindi tayo mapatay. Bad camera angle, so... Oh, Witcher, maglalaro din tayo. Naalala ko yung Witcher dahil ito yung money. Toss a coin to your Witcher. No value, plenty. Yan o, makita nyo. Kaya pag mag-slide kayo, mag-stick kayo dito sa left side tulad na ginawa ko rin. Kasi pag hindi, mahulog kayo dyan. Tapos mapupunta kayo sa lugar na nakakapagod. Yun yung entrance ng Blight Town. Pero, makit muna tayo dito. Clear. Next episode na siguro. Papatay muna natin yung caster dito. May caster dito, nakakapikon kasi itong caster na to eh. Kasa akin eh. Papa, in short, pag di natin pinatay yung caster, i-apple siya sa laban natin mamaya sa boss. Pag
problema to sa boss, enough na siguro yun, tapos dalit yun pa na kalaban ko. Tulad kanina, di ba, na pagpunod tayo sa kaparating mo. Agad-agad tayo ng aso bago natin mapatay sila. Nalaso sa ako. Shit, na-instant pack tayo ah. Late kasi ng weapon natin, kinakalabi. Hindi natin sila magnet ng isang pasas. Humanity. So, pag napapoison tayo, gagamitin natin is purple moss clamp. Moss clamp, tama. Purple moss clamp. Tarang ko, yun yung tawag. O, oh, tama ito. Pump yun siya ng poison, tsaka pang reduce ng damage ng poison. Yung isa, ito, itong blooming purple moss clamp. Para sa ano to, toxin. Yung poison, nung baba, ano lang kasi siya. Gamit siya na daan-daan na. Yung toxin pabilis, parang poison siya na mas mabilis yung toxin. Mas nakakayot yung toxin. Yung buhay pa, nasaan na yun ang wanted sila. Nakakalimutin yung best stream na talaga. So ayun nga, ayun din sa Dark Souls. Kahit natatapos mo ang Dark Souls, hindi siya dumadali, umiingat siya lalo. Pero syempre, pag open yung build yun, saka alam mo yung ginagawa mo sa build yun. Hindi bawas problema rin, pero ang point pa, hindi mo alam ginagawa mo. Tapos, nag-inogain ka sa kata. Nag-inogain ka kung yun. Masa ka talaga. Queen yun kasi, kumbaga para hindi na kayo magkaroon ng problema. Ang mga puting daga, sakit naman ang puting daga. Bakit ang, oh shit! Oh my gosh! Palit tayo ng weapon, mataas, mahaba-haba. 4th! Sata doon lang tayo ng taga, leptospirosis yung character doon na. Ezra Yander tayo. Giant Dad. Whoa! Wait, that's a new one. Taktika, bad trip naman to. Ala, ng weapon natin na hindi kaya umampas ng nasa mga sigit na lugar. Para pag-diretso lang. Oh, halberd na lang tayo para safe. Toss a coin to your mature, oh valley of plenty. Dami-dami, dami ho. Grabe, nabawin natin, nabay tayo. Benefits din. Andaga, makapun. Wow. Delikado na ng mga friends na natin. Itaga po ba? Faster na sa mga anyway okay na pwede lang tayo punta sa bus. Ang area sa baba napakalawak, diyan natin lalabanan yung bus. So let's go, pwede ulit natin isummon si Solar, si Solar dito. Yo, baka yung hindi sinabi ko, meron ito, meron. Napakakulit ng reveal ng boss na ito. Mag-delete naman siya sa umpisa. Wow, yan, ang cute. Para siyang alligator. Pero, joke lang, hindi pala siya. Inaasar ko sa community, ayoko sabihin, mga bata. Yung itsura doon niya, para siyang ano ng babae. Gets yun na yun, mamaya, pag mga tiyo. Yun yung sinasabi, ako hindi ko iniisip na gano'n, pero nakita ako sa community, natawa na lang ako, di ba?
Go! Ulit ng... sound up ng bad sense mo. Ow! Ow! Ouchie! Wanit tayo. As possible, mapabilis yung pagtapos nun. So, i-repair ko muna tayo yung weapons ko at yung armor ko. Pero off-screen ko na gagawin. Tapos, next episode, Blight Town na tayo. So, stay tuned. Salamat sa lahat. Salamat sa pagsuporta. Thank you po sa panonood. Thank you po sa support. Sa mga kaibigan ko dyan, salamat sa pagtulong sa akin sa channel na ito. Salamat sa lahat. At, yun lang, no supports kasi wala lang. Papasalamat lang talaga. Pero, yun nga, tutuloy pa natin to. Stay tuned. Bye-bye.